Worldwide Vision Day, Philippines. Sir, hindi nyo son po, nagkaroon na po ako ng anak. At alam po ninyo, hindi pa naging madali yung aming pong pamumuhay. Sapagkat namumuhay po kami sa kasalanan. Yung aking pong asawa, palagi ko na pagpupuhatan ng aking kamay. At ako po ay palagi niya langos sa kung ano namang bisyo sa paninigarilyo, pag-iinom at paggamit ng bawal ng gamot. At kapatid, isang araw, hindi ko po namalayan yung aking asawa, iniwan na po ako. At matagal pong panahon na siya'y nawalis sa akin, subalit napakabuti po ng Panginoon. Gumawa siya ng pagkakataon na upang magkatagpo kaming muli. At alam po ninyo, yung pagkakataon na ito ay nakakilala po ako sa Panginoon. At alam po ninyo yung ginawa ng Panginoon. Kami po'y nagkabalikan. At magmula nang isinuko ko yung aking buhay sa Diyos, naging maayos po yung aking pamamalakad sa pamilya. Salita ng Diyos, kapatid, hindi po tayo mananatili dito sa daigdig natin. Ang lahat ng bagay dito sa daigdig ay lilipas, kumupas at mawawala. Sabi po ng salita ng Diyos, mas higit niyong pagnasaan ang mga bagay na hindi nakikita kaysa sa mga bagay na nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita sa sanlibutan ito ay mawawala. Iiwanan natin ang daigdig na ito. Wala tayong daladala. Kapag harap natin sa Diyos, luputupad. Wala po tayong kayang ipagmalaki sa harapan ng Diyos. Ang kaligtasan ng buhay ng tao ay pagsampalataya sa ating Panginoon. Sabi po ng salita ng Diyos, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kapatid, kung wala man ang umiibig sa iyo, mayroong Diyos na nagmamahal at kayang sumuporta sa lahat ng pangangailangan mo. Sabi po kapatid, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ipinigay niya si Kristo, kapatid. Ang Panginoong Jesus, 2,000 years ago, napako sa krus, pero hindi nawawala ang pag-ibig niya sa iyo. Kung bakit siya napako, dahil mayroong taong mga makasalanan. Sabi pa ng Biblia, lahat po ng tao ay makasalanan. Ikaw man, ako man ay nagkukulang sa harapan ng Diyos. Lahat tayo ay nagkakamali. Sabi po,